Good morning po sa inyong lahat. Heto na naman po si Mama Ningning. Gagawa po tayo ngayon ng sapin-sapin. At ito po ang ating mga ingredients na gagamitin. Glutinous rice. Ayan, giniling na po yan. Binili ko sa tindahan. Gagamit po tayo niyan ng 3 cups. Yan, malagkit na bigas na giniling. At ito naman po, ito ay giniling na bigas, rice flour, giling na siya. Gagamit po tayo niya ng 2 cups. At gagamit tayo ng food color, kulay orange. At ito naman ay kulay violet or purple. Ayan. Depende po sa inyo kung ano ang gusto nyong gamitin ang kulay sa inyong gagawing sapin-sapin. At ito naman po ay sugar, isa't kalahating cups. At ito naman ay evaporated milk. Gagamit po tayo niya ng 1 cup lang at gagamit tayo ng gata. Ayan. Fresh po yan na coconut. Ginata ko na. Ayan, 5 cups po yan. Pwede po kayong gumamit ng kahit na kalahating, kung malaki ang inyong niyog, yung kalahati lang ng niyog, pwede nyo pong gatain ng 5 cups. Iyan ang ihahalo natin sa ating gagawing sapin-sapin. Ayan. Mag-start na po tayo ng paggagawa. Ito na po ang rice flour. 2 cups. Inilagay ko na dito. At ilagay naman natin ang glutinous rice. 3 cups. Ilagay natin ang sugar. 1.5 cups. At ilagay na natin ang gata na 5 cups. Haluin na natin. Haluin natin mabuti hanggang sa matunaw ang sugar at matunaw ang buo-buong mga harina. At ating sasalain. Ayan. At lalagyan na natin guys ng 1 cup na evaporated milk. Ayan. 1 cup lang. At ating haluin. At ito guys ay ating hahatiin sa 3 parte at lalagyan natin ng kulay. Lalagyan natin ng food color. Ito na, hinati ko na sa 3 parte. Yan, gamitan nyo na lang guys ng cups kung gusto nyo hati-hatiin para mabalanse ang sukat ng paghati-hati ng inyong gagawing sapin-sapin. So ngayon guys, ito na. Nahati ko na sa 3. Lalagyan natin ng kulay or ng food coloring ang 2 parte. Ito na lang, 2 ito guys ang lalagyan natin ng food color. Ito, color white na lang siya. Hindi na natin siya lalagyan ng kulay. Lagyan natin guys ito ng 1 tablespoon na food color. Orange yung napili kong kulay. So, depende na lang sa inyo guys kung anong gusto nyong kulay ang gagamitin ninyo sa paggagawa ninyo ng
sapin-sapin. Kung isa naman, guys, ay kulay purple or violet. 1 tablespoon din. Ayan guys, gagamit tayo ng llanera na ganito. Bago natin siya lagyan ng ating gagawing sapin-sapin, ay lalagyan muna natin siya ng, pupunasan natin siya ng oil para hindi siya dumikit mamaya pagluto na. At habang ginagawa natin ito, habang nagpi-prepare tayo ng ating isasalang, magpakulo na tayo ng tubig. Kailangan kulong-kulo na yung tubig bago natin siya i-steam. Tapos, lagyan natin siya ng 1 cup. One cup lang guys. Tapos isasalang na natin siya. Kailangan guys, ganyan ha, kulong-kulo na ang tubig bago natin siya isalang. Bago natin ilagay ang ating lulutuing sapin-sapin. Ilagay na natin at atin ang salang. 5 minutes lang natin siya guys, isasalang. Tapos papatungan na natin uli siya ng isang kulay. After 5 minutes guys, inahon ko na siya. Papatungan naman natin siya ng ibang kulay. Itong orange naman ang isusunod natin. Lagyan uli natin siya ng 1 cup. Kailangan guys, 5 minutes lang natin siyang papakuluan or isasalang. Guys, after 5 minutes na naman, eto na, inahong ko na siya at papatungan uli siya natin ng ibang kulay. Ito namang kulay puti. Kailangan guys, eksaktong oras lang kasi pag na-over siya, pwedeng hindi magdikit-dikit yung kanyang mga kulay. Or yung pagkasapin-sapin niya ay hindi siya dikit-dikit, magtatanggalan siya. Pag 5 minutes lang guys, maganda ang pagkaluto ng sapin-sapin. Ayan, ito na yung huling kulay, kulay puti. Itong huling kulay guys, isasalang natin siya ng about 15 minutes. Depende rin sa kapal ng inyong lulutuin. Ito kasing sa akin na to, mga 3 inches lang po guys. Itong llanera ko. O isalang na natin ng 15 minutes. Guys, gagawa tayo ng pang toppings ng ating sapin-sapin. Pero maliit na niyog lang ito guys. Mga kulang-kulang na kalahating kilo. Ngayon, buksan na natin ang ating stove. Medium heat lang para hindi siya masunog. Tapos guys, lagyan natin ng 1 cup na sugar. Puti ang ilalagay ko, white sugar. Para habang naluluto siya guys, nag-golden brown siya. Golden brown ang kanyang kulay. Hindi siya iitim ang kulay niya. Guys, hindi ito latik. Itong style ko na pagluluto ko, sariling version ko ito guys. Masarap din ito pag naluto, nagka-crunchy siya pag inilagay sa ibabaw ng sapin-sapin. Ginawa ko ito guys kasi nakatikim ako ng pang toppings ng sapin-sapin. Nagustuhan ko siya guys kaya ginaya ko. Kaya nito guys, lagyan lahat yung ating sapin-sapin na ginawa. Kailangan natin dito ang pasensya. Kasi gusto natin kumain ng masarap eh. Halo lang ng halo. Hanggang mag-golden brown siya. Ayun guys, madali siyang masunog. Gawa ng sugar. Alagaan lang natin ang halo. Pero pag naluto yan guys, napakasarap niyan. Ayan guys, golden brown na guys. Tama na ito guys, luto na. Tatanggalin na natin sa apoy. Pwede na to guys.
Pag lumamig to guys, crunchy na ito. Palalamigin muna natin. Guys, luto na. Ipapang topping sa ating sapin-sapin. Ang tawag nito sa amin sa Bicol ay bukayo. Ewan ko lang guys sa Katagalugan kung ano ang tawag dito. Yan ay coconut. Niyog yan guys. Niyog na hindi pa piniga. Tapos nilagyan ng asukal, tapos niluto. Ayan, yan na ang magiging resulta ng pang-topping sa sapin-sapin. Ito na ang ating sapin-sapin. Tatanggalin na natin siya sa lalagyan. Ganito guys ang aking ginagawa. Ayan guys, ang ating sapin-sapin. Lalagyan natin siya ng toppings. Ayan. Ayan na guys, ang ating sapin-sapin. Napakasimpleng gawin. At pwede rin natin yung inegosyo, ibenta, at gawing business. Marami tayong kikitain dyan guys. I-try po ninyo. Mura lang ang puhunan. Tikman na natin guys. Ang sarap guys. Super. Ang sarap pati ng topping. Luto na kayo guys. Yummy yummy. Ang toppings, ang sarap. Try nyo guys. Gawa kayo ng ganito. Crunchy ang topping. At ang sarap ng sapin-sapin. Maraming salamat guys sa mapanonood din nyo ng video ko na to. At paki like and share, paki subscribe ng aking channel para ma-update pa kayo sa susunod kong gagawing video. Yummy yummy. Maraming salamat po. Thank you.